sa mga lalaki dyan na may asawa na. Bakit yung asawa nyo ay pinagpapalit nyo na kung makakita kayo ng mga mas sexy at mas bata sa kanila? Hindi nyo ba inaalala na nung nakilala nyo yung mga yan ay sobrang ganda at sobrang sexy? Tapos nung nagkaanak na, na ipananganak ang anak nyo, tapos babaliwalain nyo na silang ipagpapalit sa iba. Hindi nyo alam ang sakit ng mga babae na nararamdaman nila pag ipinagpapalit nyo sila sa mas bata at mas sexy sa kanila. Isipin nyo ang mga sakripisyo nila nung napangasawa nila kayo. Pinagbuntis nila ang iyong anak sa kanilang tiyan, sinapupunan na 9 buwan nilang dinala. Lalo marami na silang inanak, inilabas na anak nyo. Sana naman pahalagahan nyo ang mga asawa nyo, kayong mga lalaki. Sumusobra na kayo. Hindi na kayo naawa sa mga asawa nyo. Sila ang mga naghahanda ng pagkain nyo, almusal nyo, nag-aalaga ng anak nyo. Tagaluto, tagahugas, tagalinis. Tagamanis ng buhay nyo, tagamanis ng anak nyo. Bihira lang ang mga asawang babae na mababait. Yung mga asawang mga lalaki na nagkaroon ng mga asawang mabubuti, sana pahalagahan nyo sila, huwag nyo silang niloloko. Huwag nyo silang lulukuhin, kawawa naman sila. Alam nyo kung bakit nalusyang yung mga yan at hindi naaayos yung mga sarili nila dahil nag-focus na yan sa mga anak nyo, sa mga gawain sa bahay. Nagtratrabaho kayo, oo. Sinusumbat nyo yan sa mga asawa nyo, nahihirapan kayo. Pero walang mas mahirap na trabaho kundi yung pagiging housewife. Mas mahirap yan sa trabaho sa lahat. Housewife, nag-aalaga ng anak. Lahat yan, minamanis, nakaka-stress. Sa bahay pa lang, magluto, maghugas, mag-ayos ng pinagkainan, pinaghigaan. Lalo pag nag-aaral na yung mga anak nyo at marami sila, maliliit pa. Talagang malulusyang ang asawa nyo, kaya kayo, bakit pa kayo nakukuha nyo pang magbabae, magbisyo, ipagpapalit nyo pa sila at iinsultuhin? Sana naman, kahit minsan ibilihan nyo sila ng bulaklak, ng chocolate, regaluhan nyo ang asawa nyo para naman sumaya. O kaya halika darling, ipaparlor kita, ipapaganda kita. Hindi yung ipinagpapalit nyo sila, naghahanap kayo ng mas maganda, mas sariwa, mas bata. Yung asawa nyo na minahal nyo noon, balikan nyo nung kayo pa lang ay magjowa. Ang ganda ng asawa nyo, di ba? Kaya nyo nga inasawa, pinakasalan. Maganda, mahal nyo, di ba? Tapos nung nagbago ng itsura dahil nga sa sakripisyo sa buhay nyo, sa mga anak nyo, hindi mo muna appreciate. Sana, imbis na ipagpalit mo yung asawa mo, na i-google mo sa ibang babae, yung pera mo, na ilustay mo dyan sa club, o anong kwan dyan, pagdi-date mo sa ibang babae, yung asawa mo ang i-date mo. Iparlor mo, pagandahin mo, i-date mo, pakainin mo sa labas, ibili mo ng magagandang damit, bagong damit. Di masaya. Hindi ka pa nagkakasala sa Diyos. Di ba? Pansinin nyo yung mga asawa nyo. Hindi yung ang ginagawa nyo, pinapansin nyo yung itsura niya, nalusyang siya, hindi siya nakakaayos ng sarili niya. Alalahanin nyo nung inasawa nyo yan, magandang maganda, sexing sexy, batang bata, sariwa. Tapos nung ano na, tumanda na, nalusyang nga, dahil siyempre inanakan nyo ng marami, di ba? Magpalit kayo ng sitwasyon, ikaw na lang kaya si babae. Para alam mo kung anong sitwasyon ng pagiging babae at pagiging nanay. Hindi mabibili ng kahit anong milyon na pera o bilyon na pera dito sa mundo ang pagiging asawa, pagiging ina. Pagiging mabuting ina, pagiging mabuting asawa. Hindi yan mabibili. Kaya kung mayroon kang ganyang asawa na binubuhos niya ang atensyon niya sa buhay niyo, sa pamilya niyo, sa mga anak niyo, at pag-aasikaso sa iyo, mister, pahalagahan mo. Okay? Huwag kang makasarili. Imulat mo ang iyong mata. Hindi yung ang nakikita mo yung kapangitan ng asawa mo. Alam mo kung anong dahilan kung bakit pumangit ang asawa mo. Nagka-stretch mark yan dahil nung nanganak. Real talk lang po. Naobserbahan ko kasi talagang nakakagigil yung mga lalaking yan na. Ang dami nang ang anak tumitingin pa sa ibang babae. Dapat yung asawa mo na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Minahal mo yan, pinangakuhan mo ng magandang buhay. Magiging reyna ka, darling. Ako ang pakasalan mo, niligawan mo yan. Tapos, nung nalusyang, ipinagpalit mo na sa iba.
Diba? Marami kayong ganyang mga lalaki, ha? Marami kayong ganyan ang ugali nyo. Baguhin nyo na yung ugali nyo yan dahil hindi kayo nakakatuwa.